Good morning, 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 Papa Chups TV sa aking YouTube channel and Facebook page. Follow and subscribe now para update tayo sa mga bagong balita at impormasyon na makakatulong sa atin magdesisyon sa ating pang-araw-araw. Ngayon po ay nagdesisyon na ang inang Palan. Siyempre, alam natin na almost done na po ang election. At syempre, sa bawat election at may kalaban, syempre mayroong pong nagwawagi at hindi nagwawagi. And lalo na po sa pinakamahigpit na magkalaban, sa atin pong reaction photo, ating pag-uusapan, ako ang nagwagi. Yan. Si Bongbong Marcos po at Lenny Robredo, kung saan hindi pa naman nagko-concede si Lenny Robredo, pero napakalayo po ng numero ni Bongbong Marcos kay Lenny Robredo. Atin pong tingnan, kay Lenny Robredo po ay umabot po ng 14,822,051 votes. Yan. And kay Bongbong Marcos naman po ay umabot ng 31,104,175 votes. Kung saan, kung babasihan nyo po, almost 17 million or less than 16, more than 16 million po ang advantage nitong si Bongbong Marcos. Kaya naman sa ating reaction po, ito makita natin, ako ang nagwagi. Yan, done already. Almost 99 point something na po ang eleksyon at tila napakalayo na po ang nagalaba sa makakahabol o may umaapila pa sa resulta ng naganap na eleksyon dito sa Pilipinas. Ang ating pinagtatakahan lamang po, kahit ako, kasi nanonood po ako noong nakaraang eleksyon way back 2016, binantayan ko po yan hanggang sa inantok na po ako at napakabagal po ng internet connection ng panahong iyon. Pero syempre, tumatagal ang panahon, pwedeng may posibilidad na mabilis na talaga ang transmission ng botohan. Pero kasi makikita nyo po kung gaano po kalaki ang naging boto ni Bongbong Marcos versus Lenny Robredo sa unang dalawang oras ng ginanap na bilangan sa pagpasok ng mga boto. Hindi ba nakakita nyo po? More than 17 million na agad. Yan. Wala pang 11 o'clock in the evening. Pero nung panahon ni Duterte, nakita po natin na bandang alas 8, oras 9, alas 11 ng gabi, almost nasa 9 to 10 million pa lamang itong si Rodrigo Duterte. At paumaga na po natin nakuha yung totoong final, almost na umabot ng 16 million. Kumpara po dito sa nangyaring eleksyon sa atin ngayon na talaga namang napakabilis ng resulta ng naganap na eleksyon dito sa Pilipinas ngayong 2022. Kaya naman may mga nagtatanong, nagtataka at nag-iisip sa naging mabilis ang paglabas ng resulta ng eleksyon. Subalit wala namang pong makapagpatunay na mayroon nga naganap na dayaan dito sa nakaraang halalan sa Pilipinas, kung saan napakarami po ng naging boto nitong si Bongbong Marcos versus Lenny Robredo. Kung titingnan po natin sa pinakamarami nagdaan ng eleksyon, ito pong kay Bongbong Marcos ang may pinakamaraming bumoto. At gayon din po sa Vice President, kung saan naglandslide po itong si Sara Duterte. At syempre itong si Robin Padilla, na ang dami pong hindi nag-expect na magna number 1 ito sa ating halalan. Subalit nanatili po siyang nangunguna sa latest and partial na result na ginanap po ng COMELEC, kung saan nakakuha siya ng more than 26 million votes. Yan. So na mapapansin niyo po, dala po siya na iglesia, dala din siya ng mga kapatid na Muslim, mga fans niya sa pelikula, mga kapwa-artista at sa bayad ng Pilipino. Kaya naman tila napakalaking advantage ito para kay Robin Padilla.
And siyempre hanggang ngayon po ay siyempre busy naman si Rene Robredo at nasa America po kasi sa graduation ng anak niya ay hindi na po siya nakapag-focus o nakapagbigay ng kanya pangita. Bagaman nagkaroon po sila ng kaunting mga prayer rally, mga pasasalamat sa kanyang suporta dito sa Quezon City na ganap sa Ateneo. And siyempre, ito naman si Bongbong Marcos nagpapasalamat sa lahat ng 31 million Pilipinos nagtiwala sa kanya at bumoto. Kaya naman sa kanya mga pangako na papababain ang presyo ng bigas to 20 pesos, inaabangan po ng taong bayan niyan ang kanyang mga pangako na sana ay lahat ay matupad. At sa lahat po ng mga tao na naguhusga sa pamilya Marcos, lalo na kay Bongbong Marcos na hindi pa lang po nakakaupo sa kanyang trono bilang pangulo at pinuputakti na siya ng mga bashers, ay bigyan naman natin ng chance na makapag-servisyo itong si Bongbong Marcos kung ano nga ba ang plano niya dito sa bansang Pilipinas. Siyempre, hindi po natin pwedeng iasa ang ating sarili sa Pangulo ng Pilipinas, bagaman siya ay malaking advantage sa ating pamumuhay. Kaya dapat po tayong lahat ay magsumikap sa ating mga sarili-sarili upang makamit natin ang tagumpay ng ating hinahanap. Hindi lamang po tayo aasa sa kung ano ang binibigay ng gobyerno. Yan. So, sa ating pong reaction photo, ako ang nagwagi, si Bongbong Marcos po, and almost done already na po ang naganap na bilangan. Yan. And then, sa bumoto po kay Lenny Robredo sa more than 14,822,051 votes, eh syempre, isang karangalan po yan para sa ipangalawang pangulo na nakakakuha na ganong karaming boto. Diba? Kasi po yung boto po ni Lenny Robredo ay boto na rin po ng isang presidente. Subalit, dahil nga po may kalaban siya, ay natamo ni Bongbong Marcos ang pinakamaraming boto na umabot ng 31,104,175 votes. Kaya siya po ang proklamado na pangulo ng ating Pilipinas ngayong naganap na eleksyon noong Mayo 9, 2022. Kaya sa mga papachups natin dyan, maging mapagmasid po tayo sa mga susunod pang darating na eleksyon. At ating pong obserbahan kung tama nga ba o mali ang ating naging desisyon sa pagpili ng ating ibobotong kandidato. Yan.